Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, isang malungkot na balita dahil ang NBA legend na si Bill Russell ay pumanaw na sa edad na 88 years old kanina lamang. Inanunsyo mismo ito sa kanyang official Twitter account. Nabanggit dito na naging peaceful o mapayapa ang pagpanaw ng legend at dahil lang talaga sa kanyang edad ang naging dahilan ng kanyang tuluyang pamamahinga. Si Bill Russell ay ang unang African-American na naging head coach sa North American professional sport history. Presidential Medal of Freedom recipient din siya. 11-time NBA champion, 5-time NBA MVP, 12-time NBA All-Star, 2-time NCAA champion at 2-time NBA champion bilang ang head coach. So literal nga na winner talaga si Bill Russell. Madaming former and current players ang nagpahayag ng kanilang reaksyon sa naging pagpanaw ng legend. Si Magic Johnson ay tinawag na idol si Bill Russell at sinabing ito daw ang nagbukas ng pinto para sa mga katulad niya. Nilista naman ni Marcus Smart ang achievements si Bill Russell. Tinawag naman ni Michael Jordan na pioneer si Bill Russell at nawalan daw ang mundo ngayon ng isang legend. Habang ibang players naman ay nagpahiwatig ng kanilang lungkot at pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ng NBA legend. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang tumungo naman tayo kay Draymond Green, napag-usapan nga natin na humingi siya ng max contract extension sa Warriors at sa ngayon ay hindi pa nga handa ang Warriors sa bigyan siya nito dahil kailangan pa nila mamili sa pagitan ni Draymond, Jordan Poole at Andrew Wiggins. Madaming analyst ang naniniwala na bagamat malaki talaga ang ambag ni Draymond sa Warriors, hindi daw nito deserve ang max contract. Madami umano itong nagagawang intangible sa mga bagay na hindi nakikita sa stats. Ngunit bumagsak na nga daw ang level nito at hindi na ito katulad ng dati. Kaya naman hindi na daw ni Draymond deserve ang max contract. May mga nagsasabi din na posibleng maging deserving pa siya sa unang taon ng contract niya. Ngunit sa mga susunod nga daw na taon ay magiging overpaid lang siya. Habang ang mga tulad ni Jordan Poole at Andrew Wiggins ay mga bata pang player na patuloy lang mag-i-improve for the next 5 to 10 years. Kaya naman bagamat loyal nga si Draymond at talagang parte siya ng core ng Warriors, kailangan daw gumawa ng Warriors ng matinding business decision. Ang tanging iniisip ngayon ay kung ano ba ang magiging reaksyon ni Steph Curry dito. Dahil alam naman nating lahat kung gaano sila ka-close si Draymond at Klay, so makikita nga natin yan in the near future. Kaya naman sa mga fans ng Warriors, sulitin nyo na nga ang season na ito dahil malakas talaga ang tsansa na ito na ang last dance o huling season ng Warriors Big 3 na magkakasama. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin dito ang update ni Mark Ito ng South China Morning Post na ang Chinese big man at former player noon ng Houston Rockets na si Zhou ay nagkakaroon ng pag-uusap at ang Clippers front office sa posibleng deal. Hindi naging maganda ang kanyang unang subok sa NBA, ngunit mukhang gusto siya bigyan ng Clippers ng isa pang tsansa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.